Ako po si Engelbert Chung, isang dating OFW na ngayon ay nagninegosyo ng tubigan dito sa Makati. At ang pangalan ng water station na to is Water to Go. One day, naka-receive ako ng tawag from my sister and sumunod sa akin. Ina-offer niya sa akin ng water refilling station kasi sila dati yung may water refilling station na sila before. And sabi niya sa akin, Kuya, baka gusto mong mag-for good na kasi ang tagal mo na sa abroad. Kinukonvince nila ako na umuwi na. Tapos, magbi-business na lang daw sila ng iba. Tapos, ipapasa na lang nila sa akin itong water refilling station nila. So, nagkabiroan pa nga kami ng sister ko, sabi ko sa kanya, yung sinusweldo ko ba dito, kaya ko bang kitain yan dyan? Sabi ko, baka naman mapasubo lang ako dyan. Sabi ko, okay na ako dito. Hindi, sabi niya, umuwi ka dito. Kinunbis niya ako umuwi. So, yun, nag-decide ako na umuwi to check kung okay naman. Actually, nag-vacation nga lang yung hiningi ko eh. Kasi may intention pa talaga akong bumalik. Kung hindi ko makikita yung gusto kong makita doon sa business. So, in a period of 1 month, nakita ko naman na okay yung business. Malaki yung potential ng business, kailangan lang ng konting mga pagbabago. Siyempre, sa negosyo, di ba? Kailangan lagi tayong nag-upgrade para sumusunod tayo sa mga latest innovation. So, nag-decide ako na mag-for good na. And after 1 month, yun, nagkaroon ng, sad to say, nagkaroon tayo ng pandemic. Ang naging advantage kasi nung negosyong tubigan, nung time ng pandemic, since very essential yung tubig, so hindi tayo, we're still lucky na hindi tayo, yung water refilling station businesses, hindi ganun naapektuhan ng pandemic. Mas lalong naging parang, actually I heard maraming nagbukas eh ng mga businesses, water refilling station during pandemic. Kasi maraming nawala ng trabaho, so maraming nagkaroon ng idea, mga pasa-pasa, mga kaibigan, kamag-anak, nagsabi sa kanila, magnegosyo na lang kayo. So, nag-decide na ako. Siguro, lahat kasi tayo may kanya-kanya tayong panlasa, may kanya-kanya tayong standard. Sa akin kasi, nakapag-work ako sa abroad. So, medyo mataas na kasi yung standard natin. Usually, ganun yung mga Pilipino pag nakakapag-work abroad eh. Nakaka-adapta kasi tayo ng ibang kultura. Nakakita tayo ng mga bagay na, pwede pala to. Diba? Ba't hindi ko gawin sa bansa ko, diba? Ba't hindi ko i-apply sa country ko, diba? So, yung doon ako nag-decide na tinanggap ko yung business pero babaguhin ko siya. Kailangan kong baguhin. Tapos I check around, tinignan ko yung mga ibang water refilling station kung paano nila ina-handle yung business nila, kung ano yung setup ng mga business nila, tapos kung ano yung mga machine na ginagamit nila. Kasi that's the only way you can compete dun sa mga competitors mo. Yeah. So, kailangan, doon ako nag-decide na mag-research. Sabi ko, kailangan makahanap ako ng yung nasa top of the line. Kumbaga sa branded. Pero, reasonable at practical pa rin yung price. Di ba? Quality siya. Okay yung magiging production mo. Base dun sa pangangailangan ng ng business mo, kailangan yung machine mo sasabay din sa pangangailangan mo, di ba? So, before kasi yung machine yung previous na machine na naka-install dito, 2-membrane lang, which is sa tingin ko hindi kaya, hindi sasapat dun sa needs sa everyday production. So, at the same time medyo na rin kasi
luma na. Hindi na siya ganun ka, para sa akin ha. So, kailangan kong palitan. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Nag-ano ako sa mga, sa Facebook. Until one day, yun, nakita ko yung Bizwater sa YouTube. So, sabi ko, ano to, new player to ha, ngayon ko lang nakita to. Sabi. Kasi may idea na rin naman ako before sa mga installer ng mga machine. So, sabi ko, bago to. Pinanood ko ng pinanood yung mga in-upload yung mga videos kung paano nyo ina-handle yung business, yung expertise, tapos yung quality ng machine, durability ng machine. At ang pinaka-amazing sa lahat ay yung itong control panel. Dito talaga, ito talaga yung nag-convince sa akin. Kaya, Bizwater yung kinuha ko. Napaka-friendly kasi niya. Di ba? Pupush mo lang, makapag-operate ka na. Tapos, at the same time, yung, ano ba tawag doon? Yung protection, yung security ng mga water pump mo. So, kumbaga, nandun na lahat eh. Kompleto na siya. Wala ka nang hahanapin pa. And kung magkakaroon man ng troubleshoot, siguro sa isang hindi ka naman expert sa pag-install ng machine, may idea ka lang kung paano ginagawa. Pag nagkaroon ng troubleshoot, magagawa mo ng paraan sa sarili mo lang. Hindi mo na kailangan tumawag ng ano, technician. Lalo na especially kung hindi available yung technician right away. Eh paano kung tumatakbo yung business mo tapos bigla nagka-problema yung machine mo, tatawag ka eh hindi ka agad makakapunta, di ba? So, madidelay na yung operation. Yun ang isang, ano, the best sa machine na to. Hindi mo, ano siya, kumbaga, ano eh, dinesign siya para maging friendly sa mga owner talaga. Pinag-isipan, pinagplanuhang mabuti. So, magaling yung pagkaka-design ng machine. Very friendly talaga. So, nung time na nanonood ako ng YouTube at nag-decide na ako na interesado ako sa Bizwater, kinuha ko na yung number. Then, nag-approach na ako, tumawag na ako. Yung mga staff nila, okay naman. The best naman yung tawag dito, yung pakikipag-usap nila sa mga clients nila. Especially yung CEO nila, si Sir Benz talaga. Dun sa pag-uusap namin, alam ko kagad kung gaano kalalim yung expertise niya sa ganitong negosyo. So, yun yung importante, na yung nagbibigay sa'yo ng servisyo, ng machine, alam niya talaga yung ibinibigay niya dun sa mga kliyente, di ba? Alam niya yung pangailangan, kaya niyang i-adjust yung machine based dun sa pangailangan ng kliyente. Yung kasi yung nangyari sa akin, kaya na-convince ako sa kanya. Kaya Sir Benz at sa Bizwater na dito na ako kukuha. Kasi very flexible ang Bizwater. Kaya niyang gawa ng paraan yung mga request ng mga kliyente na makakatulong para sa business operation. Yun yung importante. And one thing pa nga pala, regarding dun sa payment, napaka ano din ng Bizwater. Sobrang matulungin yung Bizwater. Actually, nung pinurchase ko itong machine na to, hindi kulang yung cash ko eh. Gusto ko talaga i-cash. Bali, eto kasing machine na to is worth 350,000. Ngayon, ang cash on hand ko lang at that time, nasa 250,000 lang. So, in-explain ko na lang kay Sir Benz kung ano yung sitwasyon. Then sabi niya sa akin, pinaliwanag niya sa akin na bago pala kay Sir Benz, meron palang staff. So, according to, dun sa staff, pwede naman daw na yung balance payable ng 6 months, pero ang terms nun, cash pa rin yung payment. So, dun palang makikita mo na yung yung tawag dito. Yung commitment ng Bizwater sa mga kliyente nila. They're willing to help to extend hand sa mga nila, sa mga client nila, mga customer nila, yung mga gusto nung mag-avail ng product ng Bizwater.
So, parang BBO nga eh. They find ways, sabi niya. Installation ng machine, naging ano siya eh, challenging sa part ng Bizwater. Kasi I challenged them to, na-set up yung machine for one day. Eh, usually, I think it will take 3 to 5 days para mag-install ng machine. So, sabi ko kasi, since existing business na, existing water refilling station na to, I cannot afford to, ano, to close the shop ng ganong katagal, 3 to 5 days. It has to be done in one day. So again, tinawagan ko si Sir Benz. I explained my side. Then sabi niya sa akin, okay, we will do our best. We will do our best na magawa natin, ma-install natin yung machine mo in one day. And yun na nga, na-install yung machine. Hindi nga inabot ng one day. Parang, I remember, parang 8 hours lang nila tinapos yung machine. So, nakakatuwa lang na yung Bizwater, eh, meron silang ganung abilidad o kakayahan. Kasi marami na rin akong in-inquire, na pagtanungan, and unfortunately, walang makaano sa kanila sa ganung klaseng ano eh. Actually, iba nga, medyo napagsabihan pa ako na ayaw daw nila nang nararattle sila or nape-pressure sila. Sabi ko, fine. Maghahanap na lang ako ng ano. Ayaw nila mag-accept ng ano eh, ng challenge. So, na-set up na yung machine. Before kasi, nung sinisibalan ko pa lang to, nag-start pa lang ako dito. Kung ano lang yung customer na meron dito, yun lang muna. Kasi at that time, hindi pa ako ready yung water refilling station na mag-ano ng mga, mag-add ng mga customer. Kasi nga yung machine may problema pa. Limited pa yung capacity ng machine. So nung dumating na at natapos na to, na-install na yung Bizwater, doon ako nagkaroon ng ano, nag-effort na ako na maghanap ng mga customer kasi kaya ko na eh. Kaya ko na yung production. Kasi ang daily average production sales namin dito pala, nasa minimum of 300 to 500. So before, yung machine na ginagamit namin, hindi talaga kaya. Mahina. Nung dumating na to si Bizwater, napakadali na niya. Baliwala na sa kanya yung 500. Continue siyang tumatakbo maghapon yung machine. For magdadalawang taon na wala kami naging sakit ng ulo, wala naging problema. Kaya talagang ano, bilib ako sa machine na to. Nakikisama. Magaling makisama tong machine na to. Usually naman ang complain ng mga customer, yung lasa ng tubig, tapos yung nagkakalumot yung tubig. So, ito kasing ano natin, yung tubig na pinoproduce ni Bizwater. Ito sinasabi ng mga customer, hindi sa akin ang galing. 100% ng customer namin, satisfied sila sa lasa. Yung tubig, kahit may mga kliyente kami na inaabot ng a month o minsan lumalagpas pa 2 months, pero wala pa rin nagbabago sa lasa ng tubig. Hindi siya nakakalumot, yung taste niya, ganun pa rin. So, sabi nila, ang sarap ng tubig. Talagang, yung end result nitong machine na to, tapos yung consistency, yung lasa, yung TDS, talagang amazing, magaling. Management naman kasi hands-on kami dalawa eh. Talagang ako yung nasa labas, nag-deliver, nagre-receive ng mga payments, tapos siya naman yung nagre-receive ng call, tapos pag may mga nagpapa-refill, nagdadala rito ng mga container, siya na rin yung nagre-receive. So meron naman tayong mga staff, 5 sila na tumutulong sa atin sa sa delivery dito sa loob. And sa una mahirap, pero habang tumatagal, pag nakikita mo yung business mo nag-grow, kumikita ka, dumadami yung customer mo,
nai-enjoy mo na rin. Ito po, hindi ko alam kung maniniwala po yung mga makakapanood nito, pero pag si pag ang machine niyo po Bizwater, paniwala po kayo sa akin, 1 year lang bawi niyo na lahat. Mababawi niyo na lahat yung nagastos niyo yun sa machine, 1 year lang kayo. Samahan niyo lang ng sipag. Kasi yung product wala nang problema eh. Masarap talaga yung tubig. Yung marketing na lang. Ipinamimigay ko to sa mga household mga bye-bye kasama ng contact number. Free taste. Para matikman nila yung tubig. Doon, tapos bilang ka lang ng mga ilang araw, tatawag na sila, mag-order na sila ng tubig. Kasi nakukumpara nila yung lasa ng tubig sa iba. Kaya, pag Bizwater yung tubig mo, ipatikim mo lang, okay na. Hindi mo, wala nang ganong maraming usapan pa. Ipatikim mo lang. Nasa 450 plus ng yung customer namin. Nasa 450 plus. Household siya kayo yung mga offices, company, ganun. 400 plus na. Advice ko lang doon sa mga nagbabalak water refilling business. Unang-una importante, i-survey muna natin yung lugar. Pag-aralan natin yung lugar. Kung may mga existing na water refilling station, itry nyo yung tubig nila. Tingnan nyo yung shop nila. Kung merong kayong nakikitang mali, o kakulangan, siguro, I think, yun yung pinakamagandang makita nyo bago kayo mag-set up ng water refilling station. Kasi, pag nag-set up ka ng water refilling station, at hindi mo pinag-aralan o sinurvey yung lugar, at hindi mo nakita yung mga competitors mo, hindi mo malalaman kung saan ka magkakaroon ng edge. Kasi importante sa business yung edge. Kailangan may edge ka sa kanila. Kasi ako, nung nag-start ako, bago ko ng machine sa Bizwater, talagang sinurvey ko muna. And doon ko naisip na, sabi ko, marami na palang water refilling station dito. Sabi ko, paano ko makakaangat sa mga ito? Siyempre, para makaangat tayo sa mga competitors natin, ang susi niyan, yung installer mo. Kailangan, the best yung installer mo. The best yung machine mo. Para yung quality ng tubig, the best din. So, sa dami ng mga installer na napanood ko at na napagtanong ko at nag-inquire ko, na-satisfied talaga ako sa Bizwater.